Hello, amigas, amigos. This is Juliana Bartolomé, and welcome back here to my channel. For today, September 22, 2020, we're going to LTO, or Land Transportation Office, to renew my student permit to non-professional driver's license. Ang Land Transportation Office na pupuntahan natin sa ngayon ay sa Mabalacat City, Pampanga. Ito ay nasasakop ng Barangay Mabiga. Ituturo ko sa inyo, mga amigas, amigos, kung paano ang magiging proseso ng pagkuha ng aking non-professional driver's license. And of course, bago tayo lumabas, wag na wag po natin kalilimutan ang student permit at ang resibo ng student permit natin. At lalong-lalo na po ang pagsuot ng face mask at face shields dahil ito po ay magsisilbing protection po natin sa virus at ito rin po ay mandatory protocol ng ating gobyerno. Lalong-lalo na po kung pampublikong lugar ang inyong pupuntahan. Ito po yung outfit natin papunta ng LTO. Dapat po formal ang inyong suot dahil bawal po ang naka-short. At least mag-pants man lang po kayo at mag-t-shirt. Let's go! Hello, I'm back. Narito na po ako sa bahay. Pasensya na po kung hindi po ako nakakuha ng video dahil pinagbawalan po ako ng bodyguard sa LTO. So, ngayon po, ikukwento ko na lang po sa inyo kung paano po yung naging proseso ng aking pagkuha ng driver's license. First, pupunta po kayo sa bodyguard. Tapos, mula po dun sa bodyguard, hihingi po kayo ng isang application form. And then, doon nyo po ilalagay yung pangalan nyo, kung ano po yung i-renew po ngayon sa araw na yon, kung non-professional po ba na driver's license or professional driver's license. And then, bibigyan po kayo ng bodyguard ng maliit po na number. Wag na wag nyo po yun iwawala dahil yun po yung magiging silbing number nyo po na tatawagin pag umakyat po kayo sa taas po. And then, prosinta po ako doon sa medical facility. Doon po sa loob, iti-check po nila yung blood type mo, yung blood pressure nyo po, and then yung vision po. After po no, ng mga checking na ginawa po sa inyo, magbabayad po kayo ng 650 pesos para po sa medical certificate. At kapag nakuha nyo na po yung medical certificate nyo po, pasok na po kayo doon sa LTO office. And then, may sasalubong po sa inyo doon, tatanungin po kayo kung meron na dalo po kayong number. Yung number po na yun, yun po yung binigay po sa inyo kanina ng bodyguard. And then, bibigyan po ulit kayo ng application form, sasabihin po ng personnel kung yung exam nyo po ba na gustong i-take ay English or Tagalog. Pagtapos na po kayong fill upan yung form na ibinigay po sa inyo, ipasa po ito ulit doon sa information booth and then mag-wait na lang po kayo na tawagin ang inyong pangalan. At kapag natawag na po ang inyong pangalan, magpo-proceed po kayo sa Windows 1. And then, pagpasok nyo po, may sasalubong po sa inyo na personnel doon, makakaroon po ng partial testing. Yung partial testing po na yun, may ituturo po sa inyo na ay ipapakita po sa inyo sa isang bond paper yung mga traffic sign. And then, sasabihin nyo po kung anong klase pong mga traffic sign po yung mga nasasaad po doon sa bond paper po na iyon. And then, labas po kayo ulit. Hintayin nyo po na tawagin po ulit ang inyong pangalan para po mag-proceed naman po kayo sa cashier. Para po magbayad naman po kayo ng examination test. At kapag nakabayad na po kayo sa cashier, hintayin nyo lang po ulit tawagin ang inyong pangalan para po mag-proceed naman po kayo doon sa examination facility. Pagpasok nyo po doon sa examination facilities, bibigyan na po kayo ng papel na inyong sasagutan at bibigyan po kayo ng isang babala na ingatan nyo po yung questioning sheet at answering sheet kasi kapag nasira po ito, magkakaroon po kayo ng penalty ng 800 pesos. After nyo po mag-take ng exam, within that time, sasabihin din po sa inyo ng personnel kung sino po yung nakapasa at hindi po nakapasa. And then, lalabas na kayo sa examination facility. Paglabas nyo sa examination facility, maghihintay po kayo na tawagin po ang inyong pangalan para naman po kayo mag-proceed naman po sa Window 7. Doon po sa Window 7, may ibibigay po sa inyong papel, ipapa-fill up po sa inyo doon, nakapaloob po doon yung mga information po sa inyo. Like for example po, contact number po kung sakali po na ma-aksidente kayo, pangalan po ng inyong tatay nung siya po ay binata pa at pangalan po ng inyong nanay nung siya po ay dalaga pa. And then after po nun, balik na naman po kayo sa bangko at hintayin nyo pong tawagin ang inyong pangalan para naman po mag-proceed po sa Windows 8. Doon po sa Windows 8,
Doon na po kayo ipapacheck po yung mga information po na isinulat nyo po doon sa papel kung tama po. At magta-tab mark scanning na rin po kayo doon and then kukuhanan po kayo ng picture. Sa pagkuha po ng picture, dapat po hindi po kayo nakahikaw or anuman pong mga accessories po nakalagay sa inyong mukha. At pagkatapos nyo po noon, balik po ulit kayo sa bangko, hintayin nyo pong tawagin ang inyong pangalan at yun na po. Ibibigay na po sa inyo yung driver's license nyo. Doon na po natatapos ang pagkuha ng aking non-professional driver's license. Amigas, amigos, sana nagustuhan nyo ang video na ito. Don't forget to share, like, and subscribe. Salamat!